sa lahat po na naghahanap ng ZenBook Duo, eto na po, may bago tayong release na bagong model. Yan. Whatever. Basta ito yung bagong release since nung nag-start si ZenBook since 2019. Yan, eto na nagkaroon siya ng 10th generation and ito is 11th generation. Ang bago ko ibigay yung specs sa inyo, papakita ko muna yung laman ng box, okay? Close muna natin siya. Tapos dito po tayo sa box. Siyempre, hindi na ako nag-unboxing, kaya nga nasa labas na yung laptop. Okay, eto sa loob ng box, meron box. Nakalagay ZenBook Duo. And then, bubuksan natin po siya. Oh my gulay. Guys, sa mga nag-subscribe nga po pala, tuloy mo yung slapple natin. Nagkaroon lang tayo ng delay dahil sa ECQ. Yan. Yung plastic niya. Dito sa loob ng box, meron siyang kasamang ito. Laptop stand. Yan. Ito yung tinutupi para pwede mo siyang gawing laptop stand katulad nito. Yan. Hindi ko na siya bubuksan, guys. Ah. Tapos dito, nandito yung manual mo. And then take note, meron siyang digital pen. Digital pen ba ito? Yan, digital pen. Okay, pag bumili kayo ng ZenBook Duo na ganitong model, kailangan may digital pen kayo. And meron siyang power adapter. USB Type-C yung kanyang power. Yan. Tapos check natin yung kanyang wattage. Ang kanyang wattage ay 65 watts. Yan. Medyo nagbablur lang dahil nga sa plastic. Sasabihin ko na lang sa inyo, ang kanyang volt is 15 volt and 30 ampere or 20 volt with 325 ampere equivalent to 65 watts. Okay. Pwede natin boot up, ano? Okay, boot up natin. Tapos, sa loob ng box, nilibre po kayong sleeves. Yan. Ito yung kanyang lagayan. Pouch niya yung sleeves. Bago lahat yun, guys, papakita ko muna sa inyo yung kanyang texture. Ito is made from aluminum metal body. Yan, with the Zen style ng kanyang lines. Yan. At papakita ko muna sa inyo yung features niya with ergonomic screen pad plus enhanced dual screen productivity with AI up to 40% faster CPU performance. Binasa ko lang, di ba? Basahin nyo na lang rin. With 70 watts battery, high capacity, up to 17 hours battery life pag naka-standby mode ka. Huwag mong gagalawin yung laptop mo para hindi maubos yung battery. Okay, with the nano edge display, yan, 93% screen ratio to the body, with the eye protection, TUV Raylan certified flicker free, wala siyang blink, 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 with the Thunderbolt, 4 USB Type-C, with 40 Gbps speed. Yan. Doon sa Thunderbolt na yon, doon ka na rin magcha-charge. And with the stylus pen, yung pinakita ko sa inyo kanina, with the powered by Asus Wi-Fi Master Premium. Ano nga ba yung Asus Wi-Fi Master Premium? It means niyan, pag yung laptop mo, mayroong Asus Master Premium, it means kahit medyo malayo ka sa Wi-Fi reception mo, as long as na nare-reach ka ng signal, kahit 1 bar yan, yung speed ng internet mo, pag 100 Mbps siya, 100 Mbps pa rin. Unlike ng ibang hindi powered by Wi-Fi Master, pag nasa malayong range ka, yung 100 Mbps mo, nasa 20 or 5 Mbps na lang yung nakikita mo, nakukuha mong speed dahil nga nalilimit yung range mo. Yan. Pag naka-Wi-Fi Master ka, kahit medyo malayo ka, kahit 1 bar na lang nadidetect mo, 100 Mbps pa rin yung nare-receive mo kung 100 Mbps yung internet speed mo. Okay, guys. Dito naman, sa body texture niya sa ilalim, made from aluminum. Meron siyang nakalagay dito, guys. Alexa enable. Pwede niya siyang kausapin kung wala kayong magawa sa buhay. Powered by Intel Iris Xe. And then, Pantone validated. May kasama na po siyang Home and Student 2019 pag nag-activate kayo ng laptop ninyo. Ngayon, dito tayo sa kanyang mga ports. Yung design niya, kung makikita niyo, is para siyang patulis o ergonomic design. Meron siyang HDMI, 2 USB Type-C, and then dito na rin kayo magcha-charge.
Pero I don't know bakit sinabi din dito 4 USB Type-C. Thunderbolt 4. Ah, okay. Thunderbolt 4th generation. Okay, yan. Pero dalawa lang talaga yung Type-C niya. Okay. Other side tayo. Yung battery indicator, power indicator, micro SD reader, yung multimedia 3.5 audio jack, and USB type, USB 3.0 or 3.1. Tapos, ito yung kanyang speaker. Yan, kung makikita yung speaker design niya, mayroong out dito, saka dito yung base niya. Yan, tapos ventilation, dito humihigop ng malamig. Kaya kung gagamit kayo ng laptop, huwag po kayo gumamit sa mga kutsyon, sa foam, or sa plastic, para ma-avoid natin overheating. Ngayon po, bubuksan na natin siya. Okay, slow down. Pag binuksan ko po siya, mapapansin nyo, umaangat yung dito niya. Yan. Meron po nakalagay na sulat doon. Cautions. Keep clear of moving parts. It means, avoid mo na magkaroon na dito ng item or gamit or anything na nakaka-interrupt dito. Kasi once na meron kang item dito, magta-trap yan, mababasag yung LCD mo. And dito, good thing, hindi kasi natin mapapakita, sa kabilang side, yan, meron siya doong dalawang butas na maliliit. Ayan po is ventilation, kung saan po i-dispel niya yung heat niya. Saka po yun dito, kung makikita nyo siya dito, yan, meron siya ditong heatsink for the ventilation. Okay? Every time na nag-o-open and close ko ng laptop mo, yan, automated siya nag bumababa at umaangat. Tapos yung kanyang bezel is made from metal. Metal yung bezel na nagsiswivel and then nakakabit siya sa metal din. Okay? Ngayon, tapos itong screen niya is touch screen. Tapos mayroon siyang camera, HD camera with the IR sensor. Tapos yung kanyang dual screen. Yan. Tapos makikita nyo is may sticker dito ng Intel Core i5. Yan. Explore natin yung kanyang keyboard. Yan. Tapos, tatry na po natin siyang i-boot up para makita po ninyo yung kanyang internal specs. Para po ma-feel natin yung kanyang power and speed. Pero although hindi tayo magte-test ng kanyang benchmarking for the speed, te-test lang natin yung kanyang itsura, interface, sa kanyang specs internally, pati yung kanyang resolution. Ngayon, power up natin. Tignan natin gano'ng kabilis yung kanyang power up. Yan, wait lang natin. Guys, habang nagpa-power up po siya, pasensya na po, nabili yung ating raffle promo for the 2,000 subscriber. Pero gaya po ng pangako namin ni Kuya Josh na i-resume natin yun was na nag-fully operate ng store namin. Kasi ngayon is up to 50% pala yung personnel. Kailangan natin kompleto tayo dito para pag nag-raffle tayo para masaya. Okay, keep on joining. Panoorin nyo na yung vlogs ni Kuya Josh dun sa Zaku. Assemble. Andun po yung instruction kung paano mag-join. Okay guys, ngayon nagsisetting up tayo ng laptop. Every time po na magsiset up tayo ng laptop, syempre i-charge niyo yung kanyang charger. Yan. Note lang po ah, yung charger nito pwede kayong magsaksak kahit anong dalawang type C dat. Pero huwag kayong magsasaksak ng dalawang charger sa dalawang type C the same time. One at a time lang. Although kung meron kang extra, huwag mo siyang sasabayan. Okay? Always select United States language. And dan Cortana magsasalita siya. Check natin yung kanyang audio. Kung maririnig nyo yung kanyang audio, is buo, maganda. Ang speaker niya is made from Harman Kardon. Okay. Okay. Yes, sir. Good afternoon. And then, select the region to United States. Default mo muna ng United States. And then, skip mo muna siya. And then, later on, for the Wi-Fi. And then,
Ne-next lang natin yung kanyang typically. Tapos lalagyan mo siya ng name mo. Pwede mo siyang ilagay dyan. Kung ano mang name mo sa laptop mo. Asus lalagay ko. And then skip ko the password. And then accept. Ito, you can skip nitong information na to. And then next. Yan. Wait na natin si Cortana para i-set up yung laptop para sa'yo. Meanwhile, haba po nang si-set up yung laptop para sa'yo, nais ko lang po kayong ayayahan na mag-subscribe palagi at mag-unsubscribe. Mag-like, mag-comment. Pero although hindi ako nakasagot ng comment, mga yung ibang may alam rin sa tech, pwede kayong mag-answer din sa mga nagtatanong kasi medyo busy kami. Busy kami sa buhay-buhay para kumita tayo ng pera. Okay? Guys, anaanyayahan ko kayong mag-keep on subscribing, watching. Kasi pag nabot natin yung 10K subscriber, bukod dun sa 2K sa promo namin, is mamigay tayo ng mas magandang item. Although nakita nyo na yung item na pamimigay ni Kuya Josh, another 10K subscriber, mamimigay po tayo ng another new item hanggang ma-reach natin 100,000 subscriber. Okay? Ito, nilo-loading na po siya. Installment sir, pwede mo nga ito. BDO, BPN, Metrobank, up to 12 months free, sir. Zero interest. No, sir, you have it. Itong bagong Zenbook Duo, pwede kayo pumunta sa store namin or mag-message dito sa amin Asus Concept Store at SM Bacoor para malaman niyo po yung other information at ang mode of payment. Pwede kayo po kami ng cash, credit card, home credit, and installment. Leica. Or Leica gems, yan. Nag-a-accept kami ng Leica gems. So far, pwede tayong pumunta ngayon dito sa ating task manager. Kung makikita niyo po yung kanyang logo ngayon or back wallpaper is ganyan na, para siyang paint. Tapos ngayon punta tayo sa more detail performance, and then makikita natin yung processor niya. Processor is 11th gen Intel Core i5-1135G7 with the baseline of 2.42 GHz, and then pumapalo po siya ng 3.60 something. Yan, kung makikita natin siya, mayroon po siyang 4 cores and 8 threads. Ayan, kung makikita natin siya. Tapos yung kanyang memory po is 16GB with the frequency of 4,267MHz. Ayan po. 16GB is enough na po para sa my photo and video editing. Although ito kasing graphic card ng laptop na to na Intel Iris Xe, is capable na po siya sa mga games. Ayan. Nakasubok na po ako mag-games dito sa ibang laptop na mayroong Intel Iris Xe, and then napapantayan niya po yung speed ni GTX 1050 Ti kahit built-in po siya. Kung built-in naman po siya, is ang kanyang shared is almost 8GB. Yan, kaya pwede na kayo dito mag-games, pero hindi po siya recommended for the gaming kasi po baka hindi natin pwedeng i-abusive use yung laptop para hindi po masunog yung kanyang chipset. Dito naman po tayo sa kanyang storage. Meron po siyang 512. Pero ito yung kanyang actual capacity is 477, pero is 512GB NVMe, 35 times faster. Tapos yung kanya pong Wi-Fi is Wi-Fi Wireless AX, Wi-Fi 6 yan. Hindi ko lang siya i-coconnect muna sa Wi-Fi ngayon, pero Wi-Fi 6 po siya, and then Wireless AX na rin. Check naman po natin yung kanyang screen resolution. Dito po yung screen resolution niya sa itaas. Ang maximum niya po is 1920x1080p, and then ito yung 100% screen resolution niya. Yung screen resolution niya is good enough na kung sakaling nagpa-photo and video editing ka. Ngayon po, makikita naman natin yung screen resolution niya sa ilalim. Ito po is touch screen siya. Meron siya ditong quick guide, begin quick guide. Yan. Meron po siya ditong pwede kayo mag-multitask, mag-Google Map, my calendar, and then the for the weather, yan, habang nagbabrowse kayo sa ibabaw, yan, click natin continue, yan. Kung sakaling sa photo and video editing, ito po yung magiging interface nyo. Sa itaas, ito po siya. Tapos sa ilalim. Yan, medyo hindi ko pa nalalighten yung ilaw dito, pero later on makikita natin kung paano natin siya lalighten. Ngayon po, ni-next ko, yan. Meron siya mga certain functions na pwede nyong itry kung ano yung kanyang mga usability para ma-maximize ninyo yung paggamit nyo ng laptop. Katulad po nito. Control center, pwede kayong lagay ng
Yan ang mga icons dito sa ilalim. And then, yan dito, yung mga quick key. Tapos kung sa brightness po. Okay. Teka lang, check natin. Okay, X ko na lang muna, ha? Yan. Touchscreen siya. Kung nakikita nyo, napipindot ko rin siya dito. Tapos ngayon, dito, check natin yung kanyang brightness. Ito, makikita nyo sa gilid, yan yung brightness niya. Yeah, bright down, bright up. Check natin yung kanyang screen resolution. Punta tayo sa properties ulit, display properties. Sorry po kung medyo matagal na ako nang hindi nakapag-blast kaya ako nabubulol. Ang kanya pong screen resolution dito sa lower is 1920 by 515. Kalahati po siya ng 1080p. Yan. Kumbaga kung yung screen nito is hinati mo sa gitna, ito yung kanyang screen resolution. Yan. Pwede mo siyang i-drag and down yung kanyang screen dito. Yan. Pwede mo siyang i-maximize sa ilalim or i-drag mo siya sa ibabaw. Yan. Pag dadrag mo siya sa ibabaw, may arrow dito. Yan. Okay? Yan. Guys, itong laptop na to is very sleek design, very futuristic kasi dual screen na siya. Saka yung kanyang keyboard is umiilaw ba ito? Yes. Umiilaw po yung per key ng kanyang chiclet. Tapos ito yung trackpad mo, yung power button mo, and sasabihin ko na po sa inyo yung presyo at yung kanyang modelo. Ito po. Sa mga nagtatanong po kung magkano ang presyo niya at ang kanyang modelo at yung kanyang key spec, nandito na po siya. Asus ZenBook Duo. ZenBook Pro Duo ba ito? ZenBook Duo lang ano? ZenBook Duo UX482EAKA078TF. Yan, ang color niya is midnight blue ba ito? Whatever. Celestial. Okay. Celestial blue. Ayong color niya. Ito yung specs niya. For the price of 79,995 pesos, available po tayo sa cash, credit card, installment via BDO, BPI, Metrobank, up to 12 months zero interest, and then straight payment for the other cards, and then pwede pong home credit, and then pwede rin pong Leica gems. Okay? And then bank transfer, pwede po sa amin. And then pwede niyo po kayong mag-avail nitong very futuristic ZenBook Duo laptop of tomorrow. It means, itong laptop na to, imbis na ngayon siya gagamitin, para bukas mo siya gagamitin. Kasi, laptop of tomorrow. Yeah, every time nakikita mo yung laptop mo, nababasa mo ito, huwag mong gagamitin yan. Every day, tomorrow. Okay. Para hindi masira. Para hindi masira. Diba? Bumili ka ng laptop, gagamitin mo para masira lang. Bag. Bumili ka ng laptop, for tomorrow. Bukas mo gamitin. For tomorrow. Joke lang. Okay guys, keep on subscribing, like, and bahala na kayo kung gusto nyo share, mag-dislike kayo kung ayaw nyo ng information na sinishare ko about the laptop, dislike, or mag-bash kayo. Bahala na kayo guys. Ingat kayo and keep safe. Bye-bye.